pagtatakot po sa... Takot. Kasi yung gobyerno, pinapatupad niya yung batas. Mm-hmm. Yung parang ngayon, binibigyan pa natin ng dahilan, lalo na yung mga kabataan, nagawin lalo ang mga kasamaan. Halimbawa, nahuli, 15 taong gulang, ay, nako, minor de edad yan. Mm-hmm. Oh, so, hindi siya makukulong. Mm-hmm. Eh, okay lang yun na huwag siya makulong, pero dapat parusahan pa rin eh. Meron pa rin. Merong parusa na. Mm-hmm. Ang nangyayari, sige lang, dire-diretso lang, gawin na natin yan. Pero, sige, ganito na lang tingnan natin. Ang nangyayari kasi sa mundo ngayon, kahit naman sa ibang bansa eh, ang dami-daming distraction na nangyayari. And everyone is now open sa information. Unlike before, people will go to school kasi kailangan nilang matuto. And information ay makukuha lang sa libro. At ang libro ay makikita lang sa library na nasa eskwelahan. Eh ngayon, I believe marami nga mas matalino pa sa nag-aral eh. Dahil yung mga, kahit hindi ka nag-aral, mag-research ka lang sa internet, manood ka ng mga YouTube tutorial, mas magaling ka pa sa nag-aral. And ang nagiging sitwasyon ngayon, because of there's a lot of distraction, ang problema ng kabataan, nawawala ng focus. Ang dami nilang gustong gawin, pero wala silang focus. Wala silang yung isa lang yung gustong puntahan. Gusto nila lahat gawin. Yeah. Ang secret dyan, you focus on your core competency. And that's what I'm doing right now. Mm-hmm. I'm focusing on my voice acting skill. So from voice acting, lumawak na lumawak, naging motivational speaker, I do commercial, I do a lot of things. So, with that, ini-inspire ko yung mga kabataan to focus on their own core competency, yung galing nila. Mm-hmm. No? And that's why I'm also teaching people, especially the young people, youth, students, to brand themselves. Yung tinatawag na personal branding. Ano po ba yung personal, branding? Is how you market yourself. Mm-hmm. Because how do you see yourself is how other people perceive you. Mm-hmm. For example, ako, kilala niyo akong voice master kasi I branded myself. When I'm starting, syempre taasan ang kilay ng mga nauna. Pero ganun talaga. Una-unahan lang yan. And but I respect them. I understand talaga na darating ang time na kapag nauuna ka, may taong hindi matutuwa kasi naunahan mo sila. And they want their position and your position actually. So, hayaan mo lang. Kasi one day, lahat naman ng great people, tinawanan niya at kumbaga, inalipusta eh. Wala yan. Di mga... So, inapi-api. Pero if you believe that you're great, then do great things. Huwag ka lang mang-apak ng ibang tao. Gawin mo yung dapat mong gawin. Alam mong makakatulong din sa ibang tao. So, pag alam mo palang medyo na-api-api ka na, isipin mo lang na ikaw yung bida. Hindi, actually, pag ina-api ka,